Ano ang masking sa graphic design at ano ang purpose nito sa buhay mo? Okay, so syempre check muna natin sa Google kung ano ba ang definition nila ng masking. Masking in graphic design is a technique that involves hiding or revealing parts of an image or graphic to allow for more precise editing. It is a non-destructive editing technique that allows you to conceal and reveal parts of an image. Okay, so based nga dyan sa description na yan from Google, ang masking nga daw ay ginagamit para itago at i-reveal yung mga parts ng image mo in a non-destructive editing way. So, ibig sabihin, hindi nasisira yung image natin kahit anong gawin mong edit. So, punta na lang tayo sa Photoshop para mas maintindihan nyo. Okay, so dito tayo ngayon sa Adobe Photoshop at meron tayong image dito. So, rasterize lang natin para ma-edit. So, doublein lang natin para meron tayong kopya. So, halimbawa, meron kang gustong i-hide na parts ng image na to. So, ang gagawin mo ngayon dyan is gagamitin mo yung eraser tool. Then, i-delete mo ngayon tong mga parts na gusto mong i-delete. Bawa, ito. Kaya lang, ang problema dito, pwede rin naman to. Same lang din naman sila ng output. Kaya lang, problema dito, hindi na siya editable. Kapag ginawa mo ng ganyan yan, hindi mo na ulit ma-edit to. Kung halimbawa gusto mong ibalik, gagamitin natin ngayon is yung masking. So, specifically yan, tinatawag na layer masking. So, itatry natin i-hide yung mga parts, pero gagamitan natin ng layer masking. So, dito lang yan, sa may baba. So, click mo yan. Then, may lalabas na parang box. Ibig sabihin ng white, nakashow lahat ng parts ng image natin. So, para ma-hide mo, kuha ka ngayon ng brush. Tara sa brush tool. And then, pili ka kahit anong brush. Kung matigas, yan, hardness 100%. Kung gusto mo naman ng mga iba't ibang klase ng brush, pwede mong gamitin kahit ano. Pero ang gamitin na lang muna natin is yung normal na soft brush. Then, mapapansin mo rin yung color natin naging black and white. Kasi nandun tayo sa layer masking mode, kumbaga. Doon tayo nakaklik. Pero pag kinlik mo to, yan, yung color palette natin magiging normal na color na ulit. Kailangan, siguraduhin mo na nakaklik ka lagi dito sa layer mask mo. Tatry na natin i-hide ang ilang parts ng image. So, dapat nasa black yung color para ma-hide natin. So, na-hide na siya. So, ngayon, habang ini-edit mo siya, medyo nagbago yung isip mo at gusto mong ibalik siya sa dati, eh, hindi ka mapakalilintik ka. Ay, sorry guys. De joke lang. Gago! Nakawa na tayo kay, ano, kay bossing magpiton. Anyway, balik ka sa white kung gusto mong i-show ulit yung mga hinide mo. O mas okay siya at saka editable kasi kahit anong gawin mong hide at reveal, pwede mo siyang may balik. Then, pwede mo rin i-disable yan. O halimbawa, hindi mo nagustuhan na talaga yung outcome ng ginawa mo, pwede mong i-disable or delete layer mask. So, yun yung parang pinakakapangyarihan talaga ng masking, no? So, pwede mong ibalik kung ano yung mga pagmamahal niya dati. Ngayon, pwede mong applyan, bawa text, pwede mo ring applyan ng ano to, masking. So, punta ka lang ulit dito, tapos, bawa gusto mo naman gamitin yung ibang brush. Lagyan ng medyo texture, yung text mo, yan, diba? So, na-hide na siya ngayon. Ngayon, pwede rin naman yan sa shape. Baka ulit ng layer mask. Again, editable pa rin yan. So, ngayon naman, punta naman tayo sa clipping mask. So, ang clipping mask, ang style naman ito, parang nilalagay mo siya sa loob ng shape. So, halimbawa, meron tayong ginawang shape. Bawa, bilog. Doublein lang natin ito muna. Bawa, itong image, gusto mo ilagay sa bilog. Kahit anong shape, pwede. Ilagay mo lang sa ibabaw yung image. And then, hover mo dito sa in-between yung layers. Then, hold mo yung alt. Then, click. Hide natin to. So, na-clipping mask na siya ngayon, guys. Then, kung gusto mong i-reveal, ganun lang ulit. Alt, tapos, click. Alright? So, pwede mo pa rin i-resize yan kung anong gusto mong size. Pwede rin mag-clipping mask gamit yung text. Ganun lang ulit. Lagay mo sa ibabaw yung image. Tapos, alt. Then, yun na siya. Show natin itong nasa likod. Pwede mong gawin dito is, alimbawa, black and white naman itong background. Meron na siyang nabubuong effect. Okay, so yun lang naman yung clipping mask. Alright, so yun lang naman para sa video na yan. Sana may natutunan kayo at hopefully may apply nyo yan sa inyong mga designs. So, syempre, promote ko ulit ang ating books. Check it out nyo na lang yan. Thank you for watching at follow for more graphic design tips.